yung lahat mga kamatsas. Ayan, magandang araw po sa iba't ibang panig ng daigdig ng mga kamatsas natin. Coach Roderick Nava po ulit. Ngayon naman ay makiki-update tayo dito sa ongoing charity camp ng Meltwater. Ayan, so katatapos lang kahapon ng last day ng 4 rounds. Kahapon naman tinapos hanggang 8 round. Ayan. So pero pasadahan muna natin yung best games na napili natin sa round number 5. Ito ay sa laban nila Super Grandmaster Gawain Jones ng England and Super Grandmaster Lek Wang Liem ng Vietnam, at mamaya may laro din si Carlsen dito sa round number 5. Okay. So the best itong game na ito mga kamatsas, white dito si Super GM Gawain Jones. Ang ginawa, nag E4, nag E5 si Lek Wang, nag Knight F3, nag Knight C6, nag Bishop C4, Gyoko Piano na naman. Sabi ko nga po kahapon mga kamatsas, hindi na Bishop B5, Ruy Lopez ang uso ngayon. Ano? Gyoko Piano, yung nagkakarga kagad ng pressure sa F7, nag Knight F6 si Lek Wang, nag D3, nag Bishop C5 mainline, nag Castle, nag D6, at dito nag C3. So normal, kontrolin ang D4 at B4, at dito nag Castle, nag Rook E1, develop. Tapos ito yung kasunod, di ba? Yan ang typical niyan eh. Bishop B6 umatras lang si Lek Wang para hindi na matempuhan ng B4 or D4 attack. At dito nag H3 muna para walang Knight G4 at wala ring Bishop G4 na nakakailang na pin. At dito nag Knight E7, ayun, lilipat sa G6. So normal din yan, yung ganyang pattern. Nag D4. At dito nag Knight G6 para suporta lang sa E5. Sa ganitong pagkakataon mga kamatsas, hindi basta-basta kina-capture yung ganyan, ha? Kasi mabibigyan ng pagkakataon ang white na buo ang sentro at matutulungan pa ang puti na yung knight sa B1 ay mailundag pa sa C3. So mas okay yan sa white. Kaya hindi kina-capture yan. At dito nag-knight G6 na lang para manatiling solid ang E5. At dito nag-bishop B3 naman, umatras, para hindi ma-timingan ng D5 mamaya. At dito nag C6, ayan, control lang sa D5. Then nag Knight BD2, umapture capture, nag D5, at nag E5 talaga yan. Okay? So dito mga kamatsas, kung kakapture naman ito, eh okay naman sa black ito kasi magda Knight takes D5. Hindi naman po ng pangkakapture, para pareho lang eh. Magda Knight takes D5 at ang white magkakaroon ng isolated pawn sa D4. So mahahati sa 3 pawn islands. Mas maraming pawn islands mga kamatsas, lugi yun. Mas mainam, konti lang ang island na pawn. So dito, kaya nag E5 para solid, and nag Knight H5. Ayun, dito dadaan no, sa F4 para makapagbigay kagad ng pressure, atake sa king side. At nag Knight F1, nag Knight HF4. So hanggang dito bookline pa rin. Nag Bishop E3. Ayun. So itong Bishop E3 ang bagong sangag dito ni Gawain Jones. Novelty. Wala pa sa talaan ng aklat mga kamatsas, dahil sa mga huling na italang laban, Bishop takes Knight at Bishop C2. Ayan. So nakapost po ang links niya ng old theory sa ating description below. Balik tayo sa Bishop E3. New move. At dito nag F6. Ayan. Para basag kagad. Mag take effect kagad ang control ng black sa F-file. At dito nag Knight G3. Ayun, kapansin-pansin mga kamatsas oh. Ulitin ko po, pag Knight G3 ay grabe ang kalamangan na nakuha dito sa position. Ibig sabihin may laman kagad na delikado ang puti kagad dito, at ang Knight G3 na yan ang nagbigay ng ayun, Blunderatious. Super Saiyan ulit. Lumabas ulit si Blunderatious boy. Ayan po. So ang tira lang daw dito na mainam ay Bishop C2 na lamang. Ayun, ito po continuation. F takes E5, kakapture sa Knight. Knight takes, D takes E5, then Queen E7. Ayan, tag 6 pawns. So okay pa, no? Lamang lang ng konti ang black dito. Negative 1.38. Konti lang yan, slightly better. So hindi pa ganun kalakihan ng lamang kumpara dito sa nangyari na Knight G3, sinimplihan lang ng capture, F takes E5, D takes E5, and another good move, Knight H4. Nakapag-create dito ng napakagandang latag ng forma si Lek Wang. So dito, syempre may tension, no? Merong pressure sa G2, kailangan nang tanggalin talaga yan. Knight takes, Queen takes H4, at dito nag-Queen D2. Ayan, kasi wala, para merong kahalili yung bishop, kung capturein ay may queen. Ayan, yun nga lang, kung mapapansin nyo dito mga kamatsas, medyo overloaded na ang mga pyesa
ng black sa king side. Tingnan nyo ha. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces ang nagtatrabaho sa king side. Samantalang wala namang atake sa black king. Yung bishop medyo nalihis, batong-bato naman ng d5. Yan. So dito mga kamatsas, dahil overloading na ang mga pyesa ng black, ano kaya dito ang matinding binitawan ni Lekwang na tira? Bigat nun. Excellent move. Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting sandali para i-guess ang malapasel na position na ito at ipakita nyo po sa inyong kasagutan ang tactical combos. Sige po, good morning po sa inyong lahat. Start! Ang una pong makakasagot ay isa-shoutout natin. Sige, isip. Good morning din po sa aming mga tagapanood ngayon. Sunod-sunod to, no? Marami tayong i-analyze, mga kamatsas. Ayan, ang sagot dito ni Harry Luis Andal, Queen takes H3. Hindi po. Sacrifice ng Queen, ha? GM Maxim Vasilagrav, Bishop takes H3. Yon, mayroon pala dito si Lagrav mismo eh. Oh. Ayun. Okay. Congratulations, no? Ito po ang matinding binitawang tira ni Lekwang. Bishop takes H3. Dumarating po talaga sa point na para kayong nagsosolve ng puzzle sa real actual game. Kaya malaking bagay din po yung nagsosolve tayo ng puzzles pangpatalas sa mga patterns. No, hindi mo pa kinakalculate, may nararamdaman ka na kagad na parang meron to. Yun ang epekto ng ano eh, ng masipag mag-solve ng mga puzzles eh. So yung patterns yumayaman, kumbaga dumadami. So bishop takes H3, tingnan niyo po sequence ha. Kumapture and bishop takes E3. May proper sequence yung pagkakasunod-sunod ng bitaw. So capture, capture and then knight takes H3 at dito ay ayun no, bitin pala yung pawn na yan sa isang iglap ano. King G2 at dito hinatawan pa ng capture, rook takes F2. Obligado na talagang capture ng queen yan kasi kung pupunta dito sa H1 mayroon pong knight F4, check, iwas and queen H2, matchas. Okay? So may ganyan kaya dito talagang napuwersa ng ipang capture ang queen, capture, then capture, queen H2, check. So palili pa rin ang knight pag bumaba, ay may check na rin pala doon ano? Pag umangat ka, capture rin ang knight, so wala na. Kaya dito, ginawa ni Jones, eh, naging F3 na lang siya, at least, nakadikit siya sa knight. Pero may rook F8 check, king G4, at ang last shot, G5. Ayan ang matindi na dapat meron tayo niyan, mga kamatsas. Ang finishing, napaka-importante niyan. Pag G5, threatening queen H4, mamamatsas ang king sa G4. So wala na rin remedyo eh. Halimbawa, kung ang gawin naman ay rook H1 para masabing pigil ang queen H4, mayroon namang rook F4 check na kapag nag-king takes G5, may queen takes G3 at king H5, then queen G6, goodbye pa rin. Matchas pa rin mga kamatchas. So ito pong si Lekwang, ang isa sa mga humaharurot ngayon dito sa preliminary rounds day 2. At bago natin sundan pa ng isa pang best game dito sa day 2 round number 5, akin munang ipakita sa inyo ang standing ng round number 5. Ayan po. So after round number 5, ang nangunguna ay si Lekwang. Dito po kasi kapag nanalo, binibigyan ng 3 points. Ang tabla ay 1 point lamang. So malaking diferensya ng panalo sa tabla. And then of course, ang talo ay 0 point. So dito after round number 5, si Lekwang ay 13 points na. Si Nyema ng USA 10 points. Ding Liren and Carlsen with 10 points. Tied sila for second place. Hanggang 4th place. At 5th place naman si Van Forest with 9 points. Ayun, no? Tied sila nila Vidit, Duda, Rapport 8 points, Anton Guijarro 6 points, Pragnananda 5, and Hare Krishna. Hansen 4, Navarra 3, Juwen Jun 2, Leighton G2, and Jones 1 point pa lamang. Nasa pinakailalim pala si ano, no? Gawin Jones. Okay, yan po ay after round number 5, no? So, abangan nyo naman yung i-analyze pa nating best game sa round number 6. So, susunod-sunod din ko po para detalyado ang report natin hanggang maabot natin ang round number 8 dahil 4 games ang tinapos kahapon. Okay, so bago tayo magtapos mga kamatsas, tayo po ay nagpapasalamat at binabati uli natin ang ating mga nagpapa-shoutout na sila John Kennard Soriano,
Arnie Magallanes, good morning coach, shout out sa Magallanes and Aniban Family, John Tabor, Mau Gaming, Cesar's TV Vlogs, Zenre, Jade, Panganiban, Michael De Leon, Zig Cubita, JL Ibarra, and Jam Villarreal. Good morning coach, shout out naman po dito sa General Nakar. Ayan po. General Nakar, saan yun? So, shout out dyan sa mga kamatsyas natin. And M. Jane Ryan, shout out po. Pogi, ano yun, Pogyor. Pogyor Land 28. Ayan. Okay, maraming salamat po. Sa ilang sandali lamang, meron pa tayo papasadahang best game dito sa round number 5 sa laban naman ni Magnus Carlsen, ang ating World Chess Champion. Salamat po. Kita-kits ulit mamaya.